approve natin yung ano, action mga kababayan ni Pinglakson. Tama po yon. We have to elect a new president as it is provided in our existing laws. Hello po mga kababayan, lumala po yung kwento tungkol sa scenario of a possible new election sa May 9, 2022. Sabi ko sa inyo. Ito ngayon, ang latest galing po sa Philippine Daily Inquirer. The Senate is ready to elect a new leader who will serve as acting president. Should there be an attempt to delay the May 2022 polls and extend President Rodrigo Duterte's term? Ito'y matapos mga kababayan na magpalabas ng pahayag yung isang opisyal ng PDP Laban, Pimentel ano, Pacquiao faction, na yung ipinail mga kababayan na petition to reopen the filing of COC ng COSI faction is a ploy mga kababayan para i-derail yung eleksyon sa Mayo. So with this, sabi po ni presidential aspirant Senator Pinglakson that this possible scenario, he disclosed this possible scenario after Duterte's faction and the PDP Laban sought to reopen the filing of Certificate of Candidacy. Sabi niya po, I would not like to think that the intention of the petition to reopen the filing of the COC filed by a PDP Laban is to delay the election on May 9, 2022 and pave the way for the extension of the term of office of the President beyond June 30, 2022. This is something the 1987 Constitution clearly forbids, sabi po ni Lacson kahapon. As I have suggested earlier to Senate President Vicente Soto III and some of my colleagues, the Senate must not allow this to happen. Buti naman, mga kababayan, kasi may masama mga kababayan na pinufloat na idea ito mga nasa likod ng ating Pangulo. Hindi ko man sinabi na mismong yung presidente yung nag-iisip nito, pero the possibility is there. Kasi magagalit sa atin na naman yung mga DDS na dilawan. Huwag kayong magagalit. Pero I think pati kayo aware kayo nito. Diba? Kasi kayo, gustong-gusto ninyo na i-extend as much as possible. And in fact, di ba ito yung intention ng RIVGOV, Revolutionary Government? Di ba? Kasi sa tingin nila, mga kababayan, napakaganda yung nasimulan po. Maganda naman po talaga. You compare yung administration ni Panot with the administration at Digong, I have to admit to you, kaya nga sinupport natin at the beginning for 5 years. Pero ito pong mga, wala na po, yung nangyari ngayon. You see, sabi niya, to preserve the presidential line of succession as provided for under Article 7, Section 7 of the 1987 Constitution, Lacson said a new Senate President would be elected before Congress adjourns its sessions in June. So, ipapasiguruhin nila na hindi mangyari, mga kababayan, yung masamang balaki ng ilang quarter siguro. Especially, itong bukunin natin, yung PDP Laban COSI faction. You see?
The new Senate president, whose term will expire on June 30, 2025, should act as president until a new president or a vice president shall have been chosen and qualified. Paliwanag po ni Ping Lacson. According to Lacson, most of his colleagues have already agreed to his proposal. Let me clarify and emphasize that I am not accusing the administration of any malevolent attempt in this possible scenario. What I am only saying is that the Senate will always be the bulwark of our democracy. And I take pride in playing a major role in it. So, in this case, mga kababayan, approve natin yung aksyon, mga kababayan, ni Ping Lacson. Tama po yon. We have to elect a new president as it is provided in our existing laws that election should be held, mga kababayan, in May 9, 2022, in the term of office of the president and vice president, 6 years with no re-election. Di po ba? Yun man lang po, mga kababayan, and didagdag ko na rin po ito. Nagkagulo yung mga Marites or tawag dito, lighter side ng ating kwento. Nagkagulo, parang mga natubigan na palaka dahil sa breaking news kahapon na si Chris Aquino, mga kababayan, at si Mel Sarmiento, dating yosik ng DILG yata ito. A chief ng DILG, former DILG chief, mga kababayan, ay iwalay na. Ako, sa totoo lang, hindi man ako natutuwa sa kwentong ito. Kasi, kahit hindi ko po gusto si Chris, pero naawa ako sa kanya. She has multiple failed relationship. Di natin maintindihan kung ang diferensya kay Chris or sa partner niya. Siyempre, yung tao gusto rin sumaya. Gaya yon, palipat-lipat siya, nagkaanak sa 2 lalaki, kay Philip Salvador yung una, and kay James Yap, yung pangalawa. Then, may mga iba pang mga na-involve sa kanya na mga lalaki, just like si Marquez. Ano yan? Si Marquez? And many others, kailan si Chris? Marami. Baka naka-anim yata o pito. Pampito yata itong Mel Sarmiento. And this is a short-lived relationship. At nakita ko naman yung nangyayari kay Chris ngayon. Imagine, bumagsak yung kanyang timbang to 88 pounds or 40 kilos na lang. Magkikita mo yung itsura niya. Maawa ka. You see? Kahit alam ko siya dilawan, pero pag ganito ang situation po, hindi ninyo siguro alam. May pusong mamon din po ako, mga kababayan. So, ibigay ko lang po ito sa inyo. Chris Aquino confirms split with ex-DILG Chief Mel Sarmiento. Sabi rito yun. In an Instagram post kahapon, kahapon ng gabi, the queen of all media included screenshots of Sarmiento's last text.
to her, where he said he has accepted offer of letting him go. Di ba nakakano? Unang-una na short-lived nga eh. Di pa matagal. I accept the fact that I already have a bubble fatigue and I will not be able to, sad to say, be able to continue living in a bubble. I cannot in conscience be able to accept that something will happen to you brought about my going out of the bubble, sabi po ni Sarmiento. Na baka mahawa pang-anya kita kasi lagi akong lumalabas, di man niya pwedeng ikulong yung sarili niya with all this, you know, alam na ninyo. I will always cherish in my heart the happy moments we had together. Magkapagpagdamdamin po yun. I do love you, but I guess this is goodbye. For your life is of greatest importance given that you have Bimbi in Diyos to take care of. You will forever be in my heart, sabi po ni Mel Sarmiento. Aquino also disclosed, Chris Aquino disclosed that her health has continued to deteriorate. Ito yung malungkot dito eh. Mga several months na lumalabas-labas, including yung pag-relief nila sa, di ba? Na yung balita nga po after the relief operation na ratay siya sa ano, sa bed. Bedridden, mga kababayan. Ngayon, ito na ngayon ang sunod. So, makikita talaga yung mabilis na pag-deteriorate. Masyado na siyang payat. Biglang pumayat, mga kababayan. At tumanda yung kanyang itsura. Nakakaawa din. Saying she will soon fly abroad to get tested and find answers for her autoimmune conditions. Sabi ni Chris, I have accepted the truth. Many complications from having autoimmune may arise, especially because I am immunocompromised and we have been forced to live with a nearly 2-year worldwide itong pandemonium po. Na-stress siguro din. And I think si Chris, promotor ito si Chris ng ano, tuklam. Kahit wala pa itong pandemonyo. She is a believer of tuklam. And probably, tumanggap na rin po siya ng so-called protection. So, alam na natin, mga kababayan, lalo pa kung ganito yung kanyang health condition. Aquino stressed that this will be the last time anyone will hear anything from her about Sarmiento as she wants to preserve whatever dignity she has left. She also asked for privacy and respect, especially with her fight for her health. Aquino announced her engagement with the former DILG chief in October last year. Hindi ba matagal eh? 3 to 4 months lang. 3 months. October, November, December. 3 months. Thanking him for loving her for her with no agenda. Sarmiento, for his part, previously declared that he will spend the rest of his life with Aquino addressing a netizen who said the couple would eventually separate. Parang naging ano, naging sumpa na tuloy yung naging statement ng isang netizen. Kasi po, siyempre, hindi mo man mabiblame mga Marites. Hindi mo man mabiblame yung mga Marites kung ganun yung kanilang speculation at nagkatotoo nga yung kanilang tingin because of the past experience, mga kababayan, sa love life ni Chris Aquino. So, I'm not judging Chris Aquino
not for me, not for us, mga kababayan, to judge her. At siguro sa ganito mga situation, likas naman po sa ating puso yung maawa. Di po ba? Siya Dilawan, alam natin, and we hate Dilawan. But for this, I pray, mga kababayan, that Chris Aquino would still recover. Kahit sabi niya, hindi ba mga statement na ganon? Parang namamaalam na. And is she is telling us na yung tanggap ko na niya, ano man ang mangyari sa akin, tanggap ko na. Diba po? Actually, to tell you frankly, nung kabataan pa ni Chris, may mga pelikula na hindi ko pinapalampas kasi maganda naman mag gumanap ng mga true to life stories. Ang isa sa pelikula na napanood ko sa kanya, yung tungkol doon sa isang babae, mga kababayan, iwan ko kung naalala pa ninyo, nakalimutan ko na yung title ng pelikula yun. I-post na lang po ninyo dito para ma-recall. Nakuha ko na. Mirna Jones Story. Mirna Diones Story. Yung babae pong kinidnap ng mga pulis, magkasiyam atang pulis yun. Tapos, yun siguro may attempt yata doon. Nirape yata yun. Kung di ako nagkakamali. Tapos, pinagsasaksak para patayin po. Siyempre, araw walang ebidensya. Ang daming tama ng saksak. Yung ginamit po, kahoy. Yung binali lang na kahoy. Siguro, siyempre, may patalim din. Then, inulog po sa bangin. Naalala ninyo yun. After 3 days, si Mirna Diones, mga kababayan, iwan ko kung asa na siya ngayon. La Union yata yun. Hindi ako na nagkakamali na gano'n. Natagpuan yung bangkay ni Mirna Diones. Tapos, ayun, mga kababayan, nang dalhin sa morgue para imbalsama, gumalaw, buhay, naka-recover po. Dinala sa ospital tapos naka-recover po. Ayun, naituro niya, naipakulong niya lahat ng mga gumawa sa kanya ng karumaldumal na krimen, mga kababayan. So, ginawa ng kwento. Si Chris Aquino yung true to life story, gumanap. At marami pa na mga films na pinapanood ko with yung taga rito sa amin, si Chitae. Taga rito yun sa amin, Bakakay. Naunang namatay. Si Pido Dida. Ayun. Di ba? At nakapagdala naman ng saya. Di ba? We have to, I have to admit that, mga kababayan. Nakapagdala naman ng saya sa buong sambayan ng Filipino si Chris Aquino. Di ba? Kaya lang, siyempre, because Aquino siya, at ayaw natin sa mga Aquino. Pero actually noon, hindi man siya kadamay. Nang pumasok na din siya, siyempre, hindi man niya ma-avoid yung to defend Noynoy. Eh, kapatid niya yun. Hindi man. Normal yun. Di ba? Comes now yung untinto yung mga tao, yung paghanga kay Chris Aquino. Pero ngayon, marami pa rin siya ano, mga fans. Millions pa rin po. Kaya nga, naging queen of all media siya po. Eh, sumikat sa television, sumikat kung saan-saan. Pelikula. Di ba? Pati sa social media. As a host, laging top rating po yung kanyang show with Boy Abunda noon. Showbiz ka nga talaga, no?
Hindi po ako. Jack of all trades. Yung trabaho natin. So, yan lang po mga kababayan. Ako, in my heart is bleeding with, you know, the sufferings right now ni Chris Aquino. Okay po mga kababayan, yan man lang po ngayon ang ating panalangin po natin. Ako i-include ko si Chris Aquino sa ganun ang totoong Kristiyano, di ba? Yung hindi tayo nag-iisip ng masama para sa kapwa. Yung mga previous actions niya, siyempre na nababatikos natin, nababanata natin. But with this, you know, situation niya po ngayon, nagkakalungkot din po, sa totoo lang.